Ako kasi, masasabi ko talaga na Fits and save your life. Yes, yes. Kasi wala yung move to Manila. Mag-isa na ako, wala akong magulang na sa tagay sila. So, madali lang talaga may influensyahan o mapasok sa masamang stuff in your life. Na pinigil din sa masamang stuff. Pili ko siguro kasi if you have everything, you earn a lot, ganyan palang it's okay for you to go out, drink, yossi-yossi, ganyan-ganyan. So instead of doing that, ikaw, mas talagang pinokus mo yung self over your free time, you don't have work, going to the gym. Yeah. Kasi, and tinuro ko sarili ko na yung maraming tao, kadalasan ng tao, parang they live for Friday. Yes, Friday na! Gimmick night! Yes. Ako naman sinasabi ko, let's live for Saturday morning. Saturday is your? Saturday morning. Yung gising tayo na maaga, mag-jogging tayo sa UP. Pagkatapos kumain tayo ng masarap. Pagkatapos mag-swimming tayo. Oh. Para pagdating ng 7 p.m, pwede ka naman tulog. 8 p.m, pwede ka naman... Sa pagtulog, speaking of pagtulog, ikaw bilang parang routine mo na part of your life talaga is going to the gym, pero nakakakain ka pa rin naman ng masasarap. Part din ba ang sleeping na kailangan yung pagtulog mo is 8 hours talaga? Yes. For you to have a healthy living, ganyan. Yes, if you gym a lot, or if you do fitness a lot, if you pag binabalatan mo yung muscles mo, or pag nag-jogging ka, mapapansin mo, pag kulang ka ng taping, pag puyatan ako sa taping, kinabukasan yung katawan ko bagsak. But when you sleep, that's when your body regenerates. Okay, that's why you need to put your mind and body together. Sarang lang. Okay, mind and body to the best. Ayan na. Next. Okay. Kailan mo sa kanya maganda tingnan na pag sa kanya? Apa? My curves. Ayan. Curves in all your edges. Totoo. Pati yung paghinga. Talagang kasama niya. Baby, ako. One, baby. Gusto ko din ng ganyan ko siya. Gusto mo kain mo natin? Kain mo natin. Sige. Kumain na lang kami niya. Order na natin. Last na. So, pwede mo rin gawin dito. Ay! Naku, parang patindi na patindi. Inaaliw lang tayo ni Alex, ha? Sa bodybuilding kasi, hindi nag-enter yung bodybuilders. Hindi advisable kasi magkakaroon ka ng muscles dito. And then, may nakapayang tanggalin. So, kung nawala na, mukha siyang so ang bodybuilders, ito lang yung work. Ah, kaya meron silang parang pakat dito. That's why. Okay. So the only workouts that I've advised to do is just straight core workouts. So when you, okay, so and I always say, 3 solid push-ups is better than 10 bad ones. Ah, so yung tatlong push-up okay na kesa yung maling. Okay, go. Kahit sinasabi ko, kahit isa lang yung magawa mo ng tama, engage yung back mo. Nanginig talaga, parang hindi mo magpuputuli yan sa akin. And then ang mga ganito, kaya natin yan. Kung gusto mo wala yung build-in mo, ito yung magandang workout doon na abs. Yung body ko, feeling mo, madali, pagka talagang nag-forsake ko, madali magkakaroon ng makas. Kasi mayroon na siyang imbangan nila. At saka pag na yung... Kasi hindi naman ako super metabolic. And mabilis ka pa kaya. Actually, mayroon akong... Nagtaray. May cheat ako dyan. So get you guys. Give me 6 or give me 4. 4. Na ganito. 1. Makakaar na. 2. Ganyan ko daloy. 3. And then 4. Kaya ko kasi yung unit. School board. Pamiyan ko na abot agad. 1. Kaya tulip tayo turno. Yan. 2. Buong katawan ang mag-ganyan. 3. Ayaw ka na daw. Oh my God! Pero di ba ang ginagawa mo ngayon, Alex, yung dad mo, yung wino-workout mo lagi? Yes. Kwento naman kami, why? Bakit? So, yung dad ko, believe it or not, yung lahi namin is, matabain, oo. Hindi kasi di ba parang pag may lahi ka talaga, sabi na ang tawag, big bones. That's the right way, di ba? Big bones, yes. Lalo na mga Scottish, very stocky build namin. Okay. Malapad, medyo maliit. So, yung dad ko, ngayon 74 years old na siya. Tapos 360 pounds siya. So isipin mo, ako 158 ako. So tatlong ikaw. Mm-hmm. So ganun siya kabigat. So, lumipat ako sa bahay niya, natulungan ko siya magpapayat with the help of the diet service namin.
Kasi pag yung katawan mo, puro ito lang yung binaburn na yung healthy, 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 healthy. Advisable din na kumain ka ng isang araw ng food na may grease, may burger, kasi mag-jumpstart yung metabolism mo. Kasi pag everyday, pare-parehas lang, kumbaga sa mga medicines, nag-immune din yung body. Yes, yes. Ah! Sorry lang. O eto, chef, meron akong paandar. Dito naman tayo, dito tayo habang, let's do fast talk while we are on a treadmill. Okay, sige, treadmill tayo. So right now, gagawin natin, Alex, ang fast talk while we are here sa ating treadmill, kung tawagin. Una muna, ano muna ba ang nagiging help ng treadmill sa pag-workout? Okay, so, ang treadmill, yan ang secret weapon sa pagpapapaya. Ito ang pinaka-secret weapon sa lahat. So kasi, Nanghina lang sa English. So, pwedeng mag-treadmill ka lang, tapos dito, liliit ka na. Actually, maniniwala ka ba kung sinabi kong maglakad ka lang every morning ng 1 hour? Kahit lakad lang. Liliit ka na. Okay. Kasi may tinatawag na low intensity steady state cardio. Which means na pag yung body mo gumagawa siya ng isang movement for a long enough amount of time, magbaburn ka ng fat, pero hindi ka mababurn ng muscle. Ah, okay. So, ginagawa ng mga bodybuilders para di sila mawala ng muscle gains, naglalakad sila for 1 hour in the morning bago kumain, naglalakad sila, and ang nababurn ng katawan mo, yung fat, particularly dito sa waistline. Okay. So, if anybody wants to lose weight, ang advice ko is every morning, get up, magdala ka ng newspaper or ng libro or ng cellphone mo, maglakad ka lang ng 1 hour. Ay, lumiliit na ako. Sorry. Hindi, in fairness, ha? Kasi, pagka nag-ikot ka sa UP Oval, di ba, yung nilakad mo siya ng twice every day, liliit ka nang hindi mo na namamalayan, di ba? So, bongga. So, pwede natin itong bilisan? Yes, pwede. Kasi ang gagawin natin ngayon, Alex, ay fast talk. Okay. Magbibigay lang ako ng questions sa'yo, Alex, habang tayo ay nag-treadmill ng mabilis na mabilis. Tapos, sasagutin mo lang. So the struggle is real, dala kahinga siya. Okay, Alex, sexiest ka pamilya leading lady for you. Mahasabador. Describe your first kiss. Amazing. Standing or sitting? Standing. The oldest thing you've done for a girl? I rented out a whole restaurant, bought 100 balloons, and surprised her on Valentine's Day. Last time na sinabi mo, I'm so sexy. Hindi ko maalala. Have someone caught you naked? Yes. Everyone. Sexiest part of your body? I think maybe shoulders. Sexiest part of a woman's body? Hips. Naughty or nice? Naughty. What turns you on? Kindness. Huh? Kindness? Gusto mo ng tubig? Gusto mo tayo? And shower, lights on or lights off? Lights on. Wow! Left or right? Left. Why left? May naanan natin tubig. Hindi ko lang pinakain. Uy, palakpakan na natin mga kapamilya. In fairness, yan ang tinatang na fast talk. Super fast na yung takbo. Ang saya ka. Ang ginawa mo ah. Sexy edition. Dito lang yan sa hotspot, syempre, di ba? Ayan, ilan. Pagkatapos, ang technique di ba tama, hindi ka pwedeng nag-collapse. Hindi ka pwedeng mabilis. Tapos halos, kailangan mo mag-tune. Cool down. Yes. Alam mo pala eh. Hindi kasi, mapipil mo na parang you're still walking or jogging. Pag lumabas ka agad, di ba? Pero gusto ko malaman, syempre. Ikaw, nakita rin namin na medyo marami ka rin mga tattoos. Ay, gusto kong pag-usapan natin naman. Di ba sabi nung dati, nung lumang panahon pa, if you have tattoos daw, you're a masamang tao. May ganun silang connotation. Anong take mo doon? Anong say mo na sa about tattoos? I think sobrang ibang generation dati sa generation na yun. Kaya dapat respetuhin natin sila kasi yung lumang panahon, ganun ang maniniwala eh. Maraming oppression, maraming mga old views na hindi na bagay sa mundo natin ngayon. Okay. So kung sa atin, ang tattoo ay personal form of expression. Baka dati, talagang hindi siya accepted. Oh. So, I mean, for me, it's a way to express yourself. Just way of music. Expressing yourself, yes. Parang music lang, parang pagluluto, parang pagsusulat. It's self-expression. Parang ano lang yan, respetin natin ang mga tao kung anong gusto nila, kung anong labas na wala tayong nakapaan, kung anong sinasaktan.
Totoo yan. More about tattoos sa pagbalik ng hotspot. Abangan bukas, Alexander will tour us on his tattoos. Exciting, di ba? More, chikahan bukas dito lang sa Hotspot 2.0. Hi, Kapamilya! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel, and for more Hotspot videos, just click the I button.